Good morning! Hugot muna tayo. Bakit kaya yung mga bagay na matagal nang nakapaligid sa atin, madalas natin baliwalain? Yan ang gusto nating maintindihan sa tanong ng isang manonood natin. Doc, may kakilala po akong may sakit na ubo na hindi mawala-wala. Nung nagpa-check up po siya sa health center, TB po yung sakit na lumabas sa kanya. Ano pong kailangan na gawin? Ang TB o tuberculosis ay isang uri ng sakit dala ng bakterya na kung tawagin ay mycobacterium tuberculosis. Kadalasan, ang bakterya na ito ay tumatama sa baga. Pero may pagkakataon din na ang bakterya na ito ay maaaring mapunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, katulad ng buto, utak, katulad ng kidneys. Matagal ng problema natin ang TB. In fact, so many years before, problema na talaga sa Pilipinas ang sakit na ito. Sa tala ng ating Department of Health, pang-8 po ang TB sa madalas ikapagkasakit ng mga Pilipino. Kung ang pag-usapan naman natin ay yung 10 madalas ikamatay ng mga Pilipino, pampito po na pumapatay sa ating mga kababayan ang sakit na ito. Paano ba na ipapasa ang tuberculosis? Maaari niya itong maipasa sa pamamagitan ng kanyang pag-ubo o pag-hatching, pagkalat ng respiratory droplets na kinapalolooban ng maliliit na mikrobyo na siyang malalanghap naman ng mga taong nakapaligid sa kanya. So ano po ang mga sintomas ng tuberculosis? Pagkakaroon ng ubo na humigit na sa 2 linggo. Pagkakaroon ng lagnat, lalong-lalo na kung ito ay laging nangyayari sa bandang hapon o gabi. O kaya pagpapawis ng malamig, hindi maipaliwanag na pamamayat, pagbabawas ng timbang. Panghihina, sabi nga ng ilang pasyente, para silang nauupos na kandila. Having said all this, let us not forget na ayon sa mga estimates ng pag-aaral, mayroong 10 to 14% ng lahat ng mga may TB na walang anumang ipinapakitang sintomas sa katawan. How is it diagnosed? Kadalasan po, bukod sa sintomas na nararamdaman, gusto rin ng doktor na magsagawa ng mga test. Kabilang sa test na ito ay sputum smear, kung saan yung dahak ay inilalagay sa ilalim ng microscope para maobserbahan ng direkta kung mayroong bakterya ng TB na nakikita dito. Pwede rin magkaroon ng sputum AFB culture, kung saan yung dahak ay pinatutubo sa laboratorio para palaguin kung may makitang bakterya ng TB dito. And of course, the old chest X-ray test is also very helpful sa doktor para matukoy kung meron ba o walang TB ang isang tao. Of course, there are other more high-tech tests na hindi natin masyadong pinagagawa for reasons of costs. Paano po ginagamot ang tuberculosis? Ito ay bakterya ang sanhi and therefore, antibiotic po ang sagot dito. Kapag ang doktor ay nagreseta ng complete treatment for TB, ang payo lang po natin, siguraduhin na makumpleto ang gamutan for the TB regimen. Hindi po pwede yung nagpapalya-palya o nagpuputol-putol. Ito po ay isa sa dahilan ng emergence o paglitaw ng mas mababagsik na klase ng bakterya ng TB na kung tawagin natin ay resistant TB. Nakakatakot po ito kasi yung mga pangkaraniwang gamot sa TB, hindi na sila tinatalaban. Kinakailangan na sila ng mas matatapang, mas mababagsik, at mas mahal na klase ng gamot. Bukod sa pag-inom ng kompletong treatment regimen for tuberculosis, importante din na huwag kalimutan alagaan ang sarili para mas lubusan ang paggaling sa tuberculosis. Kumain ng healthy, balanced diet. Siguraduhin sapat ang dami ng oras ng pagpapahinga o tulog. Learn how to control your stress and manage it well. Kung ikaw po ay may kondisyon sa baga, panahon na po na hindi na manigarilyo kung ikaw ay smoker. And of course, for even faster recovery, siguro po makakatulong yung pag-take ng supplements na makakatulong sa baga natin para mas mabilis nitong masugpo ang bakterya at infeksyon ng TB. Kahit na matagal nang sakit ang TB, ito'y isa pa rin seryosong karamdaman. Ating palakasin ang baga natin laban dito. Makakatulong din dito ang Lungcaire Plus. Sa kanyang 21 active ingredients, 8 herbal components, 13 interacting vitamins and minerals, at antioxidants. Ingredients na kailangan para sa malakas na baga. Hindi po dahilan ha, na porket ang isang tao o isang bagay ay nasa paligid na natin sa mahabang panahon, pwede na natin silang baliwalain. So until next time po sa ating pagsasama-sama Saturday morning.